Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Kadwa Michael. So for today's video, ay mag-a-apply tayo ng abono. At mamaya ay papalitan natin yung mga nabulok at namatay na seedling na sayote. So aayusin ko muna itong mga talbos ng sayote para sa taas bubunga, hindi sa baba. Ang ilalagay kong abono ay ammonia, parang urea rin na madali itong matunaw. Kailangan kong mag-apply ng abono dahil ang presyo ng sayote ngayon ay umaabot ng 30 pesos kada kilo. Meron ng mga maliliit na bunga, baka after 2 weeks, pwede na itong ma-harvest. Pag ganito kalaki ay baka mga after 1 week pwede nang ma-harvest. Ito naman yung gagawin kong similya dahil kulang yung itinanim kong sayote dito. Itinanim ko 2 weeks ago. Yan. Lumabas na yung kanyang talbos. Yan, iisa yung tumubo. Baka hindi pa. Ay, meron na. Yun. Tinatakpan natin ng damo dahil baka kainin ng daga or yung mga ibon o tinatawag namin na tukling. Yan. Tatanggalin natin itong mga damo para hindi makikipag-agaw sa ilalagay nating abono. Itong mga damo ng abono pag hindi natin tatanggalin. Yan, meron na tumubo pero yung isa nabulok. Yan. Mamaya pabalitan natin ito. Yung mga iba ay nagkasakit na gaya nito. Pangit na yung kanyang dahon. So, tatanggalin natin. So mga ka-farmers, mag-a-apply na tayo ng abono. Pag nag-a-apply tayo
tayo ng abono ay huwag nating ilapit sa kanyang puno para hindi malanta or mamatay yung sayote. So the distance between the sa kanyang puno at sa paglalagyan natin ng abono ay mga kasing haba ng isang ruler or 12 inches. Ito yung mga kusang tumubong. Lalagyan natin ng abono. So, konti lang. So, mga ka-farmers, papalitan natin yung isang nabulok na nakita ko doon para papalitan natin yung mga nabulok na similya ng sayote. Ayan. May dalawang nabulok dito. So mga ka-farmers, papalitan natin yung tinanggal ko dito kanina, yung nabulok. So ito yung papalit natin. Bali, dalawa yung kanyang talbos, nasa left and right. So pag ganito natin itatanim. Hindi ganito para hindi matakpan yung isa or ganyan. Kung napapansin nyo, dito sa baba ay meron pang natirang mga sayote. Pero sa taas, wala na. Dahil kaya bagyong paeng. Mas malakas sa taas yung hangin kaysa dito sa baba. So mga ka-farmers, hanggang dito muna tayo and thank you for watching. God bless us all. Bye-bye!